Doon sa pahinga na yon, sobrang daming nangyari. But it is something na talagang pinagtuunan ko din ng panahon at pansin. Munti ka na kami sumunod kay Bea at kay Dominic. Kasi it could have been the other way around if we have chosen to, you know, go different ways. I will own up to my action because at some point I was being bullied. Akala namin okay kami. But then it wasn't that way. First time kong gagawin to. Ayan! Sanay mag-vlog. More than 1 month na ako hindi gumawa ng video. So, kung ano man yung mapapanood nyo ngayon, hindi na ako marunong talaga gumawa ng video. So, ito lahat ng sasabihin ko spontaneous lang and kung ano yung lumabas sa isip ko at ma-feel ng heart ko, yun lang talaga yung sasabihin ko. So, I guess you guys are wondering bakit ang tagal ko nang walang video, tapos wala man lang kapong-post kahit sa Instagram, sa Facebook, ganyan. And eto na, I hope magbigyan kayo ng konting answers kumbaga dito sa video na to. And kasi na-feel ko din na somehow, diba, dahil na pinapanood nyo kami, na... May mga messages kasi. Oo, may mga messages din, direct messages, mga comments, kahit sa mga old videos na, asa na daw si Bakula, kinain na ng lupa, ganun. So, ayun nga, napahinga ang inyong inang Reyna for more than 1 month. And doon sa pahinga na yon, sobrang daming nangyari. Talagang it really changes a lot of things in me personally, kay Jet then and us, between me and Jet as husband and wife, ang daming nangyari talaga. In general, sa family din namin. Ang tagal namin hindi nagparamdam sa inyo. And of course, we owe, you know, dahil sa tagal na rin namin nag-vlog, of course, we owe a little bit of explanation, no? Pero not entirely the reason, no? Pero just to give you siguro an overview of things, no, na nangyari sa amin lately, I wouldn't say na, I will not say kung ano talaga yung mga talagang nangyari, like detalyado, no, hindi namin pwede sabihin, but may mga siguro ang pwede lang namin simulan is siguro nandito kami sa stage na mas nakilala namin yung isa't isa. Kung kailan 34 years old na ako, doon ko pa lang talaga nakikilala personally on a deeper level of my whole being and personality. But it is something na talagang pinagtuunan ko din ng panahon at pansin kasi I really feel different after realizing those things. Ang dami ko din talaga na realize and natutunan along the way. So after Korea, there are a series of events na nangyari sa amin, no. Unforeseen events na kung totoosin, pwede na kaming, ayaw namin hindi naman kasi ayaw namin i-post online and we don't wanna like gawing parang karinderya, oo, at gawing karinderya ang buhay namin na pwedeng available sa lahat. So, pero kung totoosin, umabot kami sa, actually parang susunod na kami kay Bea. Oy, kay, hindi na tayo susunod ngayon. Hindi. Parang munti ka na kami sumunod kay Bea tsaka kay Dominic. Parang gano'n. So, nakita nyo kung gano'ng kaseryoso yung mga bagay nyo. Hindi siya gano'n kadali. But, since you've seen us, no, as a family for a very long time, dami na rin namin napagdaanan as a couple. At dami na rin mga, you know. But, in marriage, it's not an easy task talaga. It's always learning. It's always making a choice. It's always making the right decisions, not for ourselves, but also for the kids. Hindi din siya ganun kadali sa amin.
medyo yung issue namin, it's not just parang simpleng masyadong malalim pinag-awayan lang, masyadong malalim yung pinagdadalhan. But thank God we were able to talk about it and, you know, give ourselves a chance to actually, doon talaga pumasok yung choice. No, doon talaga pumasok yung choice, kasi it could have been the other way around if we have chosen to, you know, go different ways. Pero at the end of the day, you know, the commitment and the love and the loyalty and choice. Doon ka pa rin talaga babalik. It was not an easy thing for a month to happen. Mm-hmm. Adami talaga nangyari. Actually, it teaches us the hard way. Na akala namin imposibleng mangyari or hindi na talaga mangyari kasi ilang taon na tayo? 15 years? 2009 kami, naging kami. Nag-compute pa nga kami, diba? Oh, almost 15 years na kami in a relationship. Then, 10 years of marriage, diba? So, parang dapat nalagpasan mo na yung mga, ano, no? Yung mga pagsubok na ganyan. And so we thought, nalagpasan na namin yun nung time na before we get married. Kasi meron din kami pinagdaanan noon na talagang it shakes us individually and as a couple na as boyfriend girlfriend. Oo, as boyfriend girlfriend pa nung time na yun. So up to that moment na may nangyari ulit, yun yung talagang tinitake namin as something na naging peak talaga nung relationship namin, na nasabi namin sa sarili namin na okay, kahit ano nang mangyari, kakayanin natin. And so we thought na yun pala yun. Pero merong nangyari na it really teaches us the hard way. Actually, isa na ako dun, no, na contributor sa mga bagay-bagay. I will own up to that, I wouldn't say it's a fault, no, because it's something that I will own up to my action, in the right word. I will own up to my action because at some point I was being too focused on things na I thought, no, na parang yun yung kailangan namin. At to be really honest, we weren't really connecting, you know, in so many levels. So we thought. Akala namin okay kami. But then it wasn't that way. Yes. So akala namin we were communicating, we were doing well. I thought we were understanding of each other. But then hindi na pala. Hindi na pala kami ganun. Na I thought nung nagko-cordia kami, okay naman kami noon. Actually, hindi mo kami talaga nag-awa, lang mga kami. Kaya there are some things in that area na hindi na pala swak or hindi na pala kami pasok sa isa't isa. No? So, yon. So, in a way, dun ko na-discover na I wasn't really focusing much on us anymore, and which is yun yung isa rin sa mga pwede namin i-share sa siguro, no, sa mga married couple, no? That sometimes being a parent eats you up. Kasi hindi naman masama maging magulang. Pero sometimes yung sobrang pagpapakamagulang na nakalimutan nyo na mag-asawa kayo, hindi rin nakatulong. Hindi rin naman maganda na magpapaka-asawa kayo at nakalimutan yung maging magulang. Magulang pala tayo. You will have to strike a balance between. So, and to be honest, we never had the chance to go out together. Nang kami lang. Ayun nga, tama yung sinabi ni Jet na na-focus kami as parents, nawala yung kaming dalawa, nawala kami as husband and wife, nawala kami as best friends, nawala kami as Nina and Jet talaga. No, siya as Jet na Jet, ako as Nina na ako, sino ba, kung ano bang mayroon kay Nina, ganyan. So, dun sa mga nangyari na yun, talagang dun namin nalaman and naramdaman. Ako personally na-realize na hindi ko na pala alam talaga kung nasa na tayong parte ng
ng buhay natin and ng pagsasama natin. Kasi siya, nandun na siya sa page 100. Ako, naiwan ako sa page 50. And ako sa sarili ko, ay... dami pa palang mga issues na nag-arise. Dami ko din mga personal issues that, you know, needs attention. And for the longest time, mga years talaga, as in, so sobrang overwhelming sa akin. But it also feels amazing at the same time kasi I was given a chance to address and acknowledge na ganun pala yung pinagdadaanan ko yung nangyayari sa akin. Which is so, so relieving for me now na, uy, may pag-asa pa pala, posible pala itong mangyari. Parang ganun. So, imagine, no, you don't have any idea of what you are going through. Suddenly, it pops up again. Okay. Parang ganun. Tsaka sometimes may mga choices tayo na we thought that is our talagang choice natin yun. But sometimes we make that, akala natin okay lang, akala natin na we made that choice at that moment, akala natin yun yung tama at that moment, pero hindi pala talaga, na hindi natin nakikita kung ano yung mga consequences of the actions that we have done. So I guess though we won't be dealing more deep on the issue, no, kung bakit kami nagkaroon ng pag-drift apart at kung ano yung naging reason sa drift apart namin, no. Hindi na namin na maging Bea and Dominic. Pero yun lang yun, yung truth doon, hindi ka na kami maging Bea and Dominic. Talaga. Bea Mangon, pwede ba? Bea Mangon. So sabi ko kay Nins, marami rin ako na-discover sa relationship namin na sabi ko, grabe pala, sobrang akong mahal pala yung asawa ko na willing akong grabe pagdaanan yung lahat o pagdadaanan namin para lang doon sa relationship namin at para doon sa pamilya namin, no? At alam nila Kuya Victor and Ate Carla yan kasi talaga magpapasalamat kami kla Kuya at kay Ate Carla kasi talagang sila yung unang nakaalam ng mga nangyayari sa amin. Hindi lang kami yung tao sa mundo. We have our family. We also have other people who help us and guide us along the way. Salamat din kay Lisa. Kay Maring Lisa Malaban. Na. Si Lisa, ang aking best friend for all season. And Kuya Jason. Si Kuya Jason, yan. Of course, dun sa mga... Actually, tatlo lang or apat lang yung nakaalam sa circle namin. Ito pero kay Kuya at kay Ate, of course, pero gusto circle of friends namin apat lang because we never really wanted to just, you know, di ayaw namin gawing showbiz yung buhay namin. Showbiz na nga yung ginagawa namin, showbiz pa rin yung buhay namin, ano yun. But then what I can only say is that, you know, every relationship is different, no? Hindi natin pwedeng parang i-blueprint na, oh, eto, nangyari sa kanya, ito yung magiging ending, or porket nangyari sa iba, eh, yun na din yung equivalent. So, hindi yun parang applicable sa lahat. Every relationship is different. So, it's always a choice. It's always a choice. It's always a choice. So, if you think that your relationship is not workable or not even mendable anymore, then it's your choice, you know? And, maiisip nyo at the end of the day na kung yung tao bang kasama ninyo is worth it pa bang magstay or ilaban sa dulo kahit na sobrang sakit na, kahit sobrang nagtitiis na lang ganon. So hindi, at the end of the day you would have to find a reason why you needed to stay and what makes you stay, no? And you will have to dig in your heart kung ano palaga yung kailangan. Ang isa din sa na-realize ko talaga, communication. Communication talaga is yung really important and the key for everything. No? Lalo na sa akin personally, yung communication ko sa sarili ko. Akala ko nga nung unang baliw ako kasi kinakausap ko yung sarili ko. Pero it's normal pala, my therapist told me that. No? And si Lisa also told me that na talking to yourself is a way of reassessing what is happening with you, acknowledging what is happening with you, and not like, parang ang baliw na kinakausap mo yung sarili. Tsaka iniisang tabi mo lang. Oo, iniisang tabi mo lang. And yun, yung communication between us, talaga, ang laking na itulong nun sa amin. Kasi, hindi mag-work ang isang relationship kung dumating man kayo sa part na
magka-problema kayo and magde-decide na kayo kung itutuloy niyo ba yun o hindi, kung isa lang ang willing magtuloy ng relasyon na yun. At saka yung isa lang yung nagko-communicate. O yung isa lang ang tumatrabaho, isa lang yung nagko-communicate, isa lang yung willing. No? It should be a two-way, ano, a two-way thing. Two-way radio. Pero yun nga, so ang naisip namin ni Nils, no, moving forward, we wanted to really feel each other right now. Hindi na, kung dati medyo nakikita niyo ako sa vlog na very aloof. May mga hugot din ako dyan kung ba't ako aloof sa vlog. I guess, kasi mga viewers makakalino din yun, mga malakas pakiramdam nyo yan. We don't need to parang specify kung ano yung mga bagay na yun. So, pero you would know as we go along the way. And yun, syempre, we will keep on vlogging. This is my thing, no, our thing. And yun talaga yung love ko din at first talaga na, di ba, making video. So dito ko nga din na-appreciate yung mga times na sabi ko, ay, ito palang year 2018, ito yung time na pagkapanganak ko kay Cloudy, ang saya-saya ko, parang kahit gano'n kong kapangit, gano'n kong kalosyang noon, gano'n karami yung ginagawa ko dito at ka-stress, pero I really felt happiness that time and contentment that time. Ito, moving forward, we are, you know, we're going to continue vlogging pa rin. Siguro makikita ninyo si Ningyao na different light. I am not sure because it's her decision. Let's see. So, may mga, siguro, hopefully in the future, no, mas mararamdaman nyo ko ngayon kasi dati talaga ang laki ng wall ko because of the things that I have been, you know, going through. But now, mas open ako ngayon kasi we were able to reach a level of consciously communicating na same level kasi before talaga parang nag-uusap lang kami at some areas of our life pero yung aming dalawa wala talaga yun. Parang madilim yung part na yun, bahala na parang ganyan. Well, you know, pag syempre kami may us time kami, di ba, alam nyo na ibig namin sabihin yung may us time kami pagdating dun sa kami na lang dalawa after nung us time namin. Parang walang nangyari. Functional na naman siya. Ganon. So, ako lang pala. Oo. Tapos ako is nasa moment ako. Tapos siya na functional lang na what to? May kailangan gawin. Parang walang nangyari. So, may mga issues kami along the way na we really need to tackle about. Pero we're happy that in that 1 month, I was able to Ang dami na address. I was able daming to address. Na-address, na-acknowledge, pinaprocess na ngayon. And also, yun nga, no, sa lahat naman, kahit saan naman kayo manood, no, tao lang din naman din kami, no, we also, you know, I wouldn't say that we make mistakes, no, talagang lahat naman tayo, even in relationship, kahit ngayon matagal nang mag-asawa, nag-aaroon pa rin ng mga, you know, mistakes, faults, and all that, so, you know, parting kami naman, doon na namin na-realize na hindi rin pala kami, parang hindi, spared, we're not spared from that. Hindi talaga kami kahit saang aspeto, kahit sino pwedeng dumaan sa ganyan, kahit hindi mo na-anticipate, magugulat ka na lang pag gising mo ng isang araw. Yun na pala yung nangyayari. Iba na pala. Unexpected talaga. Hindi ako sanay nang magsasabi talaga ng feelings ko ng ganito na very raw and authentic. Kasi nga, parang nasanay ako ng may wall lagi pag may camera. So, yun yung feeling ko right now. And I will have to learn again to be in touch with myself and our relationship dahil I was, well, for me, I was lost for ako, how many years? Actually, I used to vlog for myself because I enjoy it. And then along the way, I used to vlog because I need to. So sabi ko, that's why na-burnout din ako personally, na-burnout ako, na-stress talaga hanggang sa dumating yung time na sige, vlog lang kung ano yung maisip ko, kung ano yung ginagawa ko, ganun. Ay, hindi rin ako satisfied actually.
hindi ko na din nakikitaan na kapano-panood yung ginagawa ko. Kasi ako sa sarili ko, hirap na hirap din. Kumbaga, hirap na hirap na rin akong basahin yung sarili ko, panoorin yung sarili ko as intindihin yung sarili ko. So, kumbaga, ako, ikaw nga sarili mo, din intindihan, paano pa kaya yung nanonood? Oh, so, ayun. Kaya excited lang ako, guys, this time. Kasi alam ko, dami ko mga new discoveries. I'm doing things that I don't usually do. Talagang, ano, nawala yung pagkakakilala ko sa sarili ko. Actually, hindi lang naman siya, pati rin ako. Nakalimutan ko, may pamilya pala ako na... Actually, the word that I, ano, is, well, neglect in a sense. So, kasi I was so focused on running away, no, from the things that is, you know, I actually, we should have thought of this before pa na talagang pag-usapa. Pero so sobrang dami nang nangyayari, ang bilis-bilis, na parang okay, mamaya na yan, parang gano'n. Actually, si Jet naman talaga always yung nagbe-bring up nung mga kailangan namin pag-usapan na, uy, we need to address this. It's just that he cannot reach me on that level. Kasi dahil nga inyong inang Reyna ay may pagka ano, may pagka introvert and abnormal in a way. Kumbaga meron ka sa iyong personality na very different from normal people. So ako dun sa part na yun, nahihirapan din akong arutin yung sarili ko. And until such time na nakilala ko nga si Sister Lisa, kasi we are parehas. So, kung ano yung mga pinagdaanan niya, mga ginagawa niya, I was able to see myself in her. And was able to understand more, kahit siya, si Jet, na intindihan niya ako on that level and on that perspective na ganito pala si Ninya, kaya pala ganyan siya. Mga ganon. So, the way I think, the way I feel, especially on feelings, emotions, 'di ba? Yan yung talagang inaaral ko ngayon, and I'm so glad na finally I was able to tap this issue on myself na hoy, this time I'm so ready and I'm so focused and engaged on entering to this world or matter in my life na mas ano pala to, interesting and hindi naman pala siya ganoon ka scary. And nothing to be afraid of. Itong pangyayari na to, idinasal ko rin to be honest. Ito talaga ay, tinanong ko nga yun si Lord kung ano ba nangyayari, ito pang nangyayari sa amin. Kailangan ba kaming dumaan dito? Kailangan ba namin talagang pagdaanan to? Or ito ba talaga yung tamang dadaanan ko? Tama. Actually, parang ang the right question din dyan is, tama pa ba itong ginagawa ko? At tama pa ba itong choice ko? Tapos, yun. Binigyan niya ako ng confirmation along the way, which I will not say anymore because... Lakas nito eh. Lakas nito kay Lord talaga. Nung tinanong ko yun, maya dumating yung sagot, sabi ko. Okay, confirm. Sabi nga ni sister sa akin na yung pinroseso sa akin for almost 2 years, dito pala yung magagamit. Ipin-repair pala ako dito sa araw na to. Talagang, sabi ko, Lord, ito talaga, no? So, pag may binigay, talagang, okay, tatawirin mo yan kahit gaano kahirap, kahit gaano ka-imposible. Kahit gaano ka-sakit, kahit gaano ka-imposible. So, you know, we make choices that, you know, some stupid choices in our lives, but you know what matters is that how much stupid it is, how much you are willing to give up and to willing to sacrifice and willing to give up. Just to make up for that stupidity. For that stupidity and whatever it is. No? First time kong gagawin to. Ano yan? Hindi talaga ako. Alin nyo kahit saan, kahit sa vlog, kahit saan. I am never vocal about how I feel sa mga tao. Lalo na, I feel kasi na parang I don't want to show what I really feel, especially dahil hindi naman sa akin nakahiya, pero I don't want to brag. Parang I don't feel the need to. But this is the first time that I will have to say na talagang mahal na talaga. Random, pero kilig na kilig niya ako. Okay, mahal ko talaga yung niya. Mahal ko yung asawa ko. Hindi man maintindihan ng mga tao kung anong sang aspeto natin bagay, pero
lahat ng desisyon na ginagawa ko, lahat ng choices ko araw-araw, lagi kong pinipili si Mina at yung mga anak ko na willing ako kahit nga, di ba, wala nang patero sa akin. Actually, yun nga yung nangyayari. So naubos kami parehas. So yun, medyo nung una parang iniisip ko parang hindi na to mag-work out, pero end of the day, no, you will have the strength to, sabi nga nila, grasya na lang ng Diyos po kung paano kayo tatakbo dito sa mga susunod na kaganapan. Kung tayo lang as a tao hindi na talaga, I would have given up. But then, you know, and I think you know, those people who are watching or waiting for us, maraming salamat sa pagtsatsaga, pag-aantay. Alam ko, we have let you down in so many ways. Na-neglect namin sila, kayo. Kasi nag-vlog tayo, then suddenly, nawala. Tapos, man lang pasabi or paramdam. Or we're very inconsistent. We're very, ano, and we have made videos na hindi naman, wala na talagang sarisay. But then, you know, we own up to that because it's not, we're doing this not just only for you but for ourselves. We have neglected you and we have neglected ourselves in the process. So we just want to let you know that, you know, we'll still continue to do things that we love but in a more personal level. And yun, yun lang. Yun lang talaga. Kaya yun, kaya ayun, kung ano man yung mga mga mapapanood na dyan, di ba? For sure, maninibago at maninibago kayo. Kumbaga parang new chapter to ng vlogging career ko. At saka yung relationship. Sa social media and sa relationship. Uy, love is sweeter the second time around. Totoo pala yun. May ganun pala. Actually, oo. Marami kaming... Para tuloy kaming mag-ano ngayon, mag-jowa ulit. Na ano, first year mag-jowa. Tapos, you know, we do things na, as in, ang dami lang, first time. Tapos, ngayon lang kami nakalabas ulit ng kami. May mga time kami na lumabas kami na kami lang. And na then, hindi kami... Time sa mga bata. Oo. Kumbaga, parang as Nina and Jet na mag-best friend, meron din kaming labas na as Nina and Jet na mag-husband and wife. Ganon. Ang nangyayari nga kasi nung time na yun, palagi kami magulang lang. Oh, lalabas kami, ita-travel kami as family. So right now, ang goal namin is to give time for us, and also magkaroon ng travel ng kami lang dalawa or go out ng kami lang dalawa na siguro once in a while, magde-date kami kasi yun talaga nawala. So, yun lang. Masyado nang mahaba tong vlog na to. Pero we hope na we have given you an insight of what really happened, what's happening. Don't worry, kung nabitin man kayo dito, you'll see more of us. Especially me, gusto na ulit mag-makeup videos. Oo, yan yung, kailangan nyo mahanap yung sarili nyong bahay ulit. If you know what I mean. Kasi sometimes, you know, you get lost in yourself that you have forgotten na meron ka palang bahay. What I mean is... Sobrang distracted ka sa mga ibang bagay na hindi mo na napapansin kung ano ba talaga yung importante sa'yo. At nagpapasaya. Nagpapasaya sa'yo. So, yun. Kaya kayo dyan, mga wife at mga husbands, mga couple, you know, we shouldn't judge each other just because of the mistakes of other people or the extra kung ano yung nakikita mo sa social media. You decide because you have to feel what is right for you and not because other people says so or other people think, you know, kung ano yung iniisip nila, yun magde-decide sa inyo. No, just let yourself be heard. Pakinggan niyo kung worth it pa ba na, you know, in the process. So, yun lang. Huwag tayo masyadong magpaka ano, judger. Oo, kasi mahirap tayo mag-judge. Baka tayo makakusgahan sa huli, no? So, yun lang naman. So, we hope to see you on our next video. Thank you so much, guys, for waiting. And thank you so much for watching. Ayan, maraming salamat. And we hope to see you again next time. Bye-bye.